tatlong yugto ng konsensya. Paghatol para sa mabuting pasya at kilos. Kung sa unang yugto ay inalam at tinais natin ang mabuti, habang sa ikalawang yugto naman ay kinilatis natin ang partikular na kabutihan sa isang sitwasyon, dito sa ikatlong yugto ay magsasagawa na tayo ng hakbang o paghatol sa kung ano ba talaga ang mabuti o masama. Dito rin sa putlong ito ay sinasabi natin sa ating mga sarili na ito ang mabuti, ito ang dapat gawin, o kaya naman ay ito ang masama at ito ang dapat iwasan. A paghatol na ating isasagawa ay magsisilbing resolusyon sa krisis na ating kinaharap. Pagsunod ay ang ika-apat na yugto ng konsensya, ang pagsusuri ng sarili o panunulay. Nasabi dito na kung ikaw ay may binalikang isang paghahatol, ito ay iyong paninilay. Upang ikaw ay matutong mula sa karanasang iyon. At kung ang paninilay na iyong ginawa at napatunay tama ang iyong paghatol ng konsensya, ito ay ipukumpara natin sa pagiging sensitibo sa mali at mabuti. At higit na pagsisibay nito ang ating moralidad. Ito naman ang resulta ng iyong paghatol. Ibig sabihin nito ay dapat maitong itama at matutong muli sa maling paghatol. Ang prinsipyo ng likas na batas moral, gawin ang mabuti at iwasan ang masama. Hindi ito, ang likas na batas moral ay hindi nababago, hindi rin nababawasan o dadagdagan. Hindi ito nababago tulad ng mga salitang gawin ang masama at iwasan ang mabubuti. Likas na sa tao ang paggawa ng mabuting gawain at ang pag-iwas sa mga masasamang gawain. Nasa kanya na lamang kung siya ay gagawa ng mabuting gawain para sa ikauunlad ng kanyang sarili. At kung gagawa man siya ng masamang gawain, ay kapapahamak sa kanyang sarili. Nasa sariling konsensya na lamang niya kung gagawin niya ang mga bagay na ito. Kung nais niyang mapahamak sa kanyang sarili sa paggawa ng masama o paggawa ng ikaunlad ng sarili niya sa paggawa ng mga mabubuting gawain. Kung tataglayin natin na ang unang prinsipyo ng likas na batas moral, tayo ay magiging maunlad sa ating sarili. At syempre,
Siyempre, mahalaga rin na maunawaan natin ang mga nakapanoob sa ikalawang prinsipyo ng likas na batas moral. At una na nga rito ay ang kasama ng may buhay, may kahiligan ng tao na pangalagaan ang kanyang buhay. Hindi ba't sino man na tao ay may likas na na pangalaga sa kanyang buhay? Mangyari nga, di ba, na sa bawat pagkakataon na, na tayo ay may karamdaman, dumidiretso agad tayo sa doktor upang matutuhin kung ano ito. O kaya naman, ay bumibili tayo ng gamot bilang lunas rito. At syempre, hindi natin kinikitil ang sarili nating buhay. So, kundol pa lang sa pagkakataon na yun, ay meron na tayong pagpapahalaga sa ating buhay. Meron din naman tayong likas na kakayahan upang maibahagi ito sa ating kapwa. At yun na rin, yung paggalang natin sa kanilang buhay. Lagi nating tatandaan na syempre, kung ang bawat isa ay may pagpapahalaga sa kanilang buhay at inaalagaan nila ang kanilang buhay, ay malalaman nila na masama ang pagkilig ng buhay ng kanilang kapwa. Ang mga prinsipyo ng likas na batas moral. Una, kasama ng lahat ng may buhay. Likas sa mga tao o sa ating mga tao ang pagpapahalaga sa kanya-kanyang buhay. Kaya nga, kapag tayo ay may sakit, umiinom tayo ng gamot. At kung tayo may karamdaman, tayo pumupunta sa mga doktor o sino mang may kakayahang gumamot sa atin upang ito'y malaman kung ano nga ba ang ating nararamdaman. Likas sa atin ang pagpapahalaga sa may buhay. Kaya nga sinasabi sa isang verso sa isang kanta, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang, at walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may kaugnayan sa bawat isa. Tayong lahat ay nakikibahagi sa bawat isa. Kaya kung kaya't pinapahalagaan natin ang buhay ng kapwa natin. Kaya kung mapapansin natin, sinasabi sa ikalimang utos na huwag kang papatay sapagkat ang buhay ay iisa lamang. Buhay na binigay ng ating Panginoon na dapat nating ingatan. Buhay na banal na kahit kailan o kahit sino, kapag ito ay nawala o nasira, ay hindi na muling may babalik pa. Kaya sinasabi sa likas na batas moral na ang tao ay nagpapahalaga sa buhay na ito sapagkat ito nga ay biyayang nagmumula sa ating Panginoon. Kaya mahalaga na may mulat sa bawat isa sa atin na ang buhay na ito ay dapat ingatan, pahalagahan, ibahagi katulad ng pakikipag-ugnayan natin bilang isang individual, persona hanggang tayo ay maging isang personalidad na kung saan may ibabahagi natin to sa ating kapwa na mayroong pananagutan, disiplina, konsensya katulad ng mga nabanggit sa unang mga likas na batas moral. Ang mga pangalawang prinsipyo ng likas na batas moral, kasama ang mga hayop, mga nilikhang may buhay at pandama, likas sa tao, mga nilikhang may kamalayan at kalayaan, ang pagpaparami ng uri o ang pagnanais na magkaroon ng anak. Ngunit hindi ito natatapos dito. Mahalagang bigyan diin ng mga magulang ang kanilang tungkulin sa kanilang mga anak na bigyan sila ng edukasyon. Kung ang isang inang ibon ay hindi napapagod sa paggabay sa kanyang mga inakay hanggat sa tuluyan ng matuto itong lumipad, gayon din at mas lalo at higit pa ang mga tao. Maling iyatang sa balikat ng mga guro sa paaralan ang edukasyon sa kanilang mga anak. Mas mabigat ang tungkulin ng mga magulang sa paghubog ng kanilang anak. Hindi nararapat na ito'y kalimutan ang mga tungkuling ito bago magpagpasyang magkaroon ng anak. Ang rasyonal na nilalang, kailangan ng tao ng katotohanan.
upang mahanap niya ang kanyang katotohanan, kailangan niya ng sapat na kaalaman. At kaalinsabay sa paghahanap ng kaalaman, may mga pagsubok siyang maladaanan. Ngunit, kung mapagtagumpayan niya ang kanyang mga pagsubok, ang katotohanan ay ganap niya rin mapagtatagumpayan. Bilang rasyonal na galaw, may likas na kaibigan ng tao na alamin ang katotohanan at ang buhay sa lipunan. Yun, likas o karaniwan na sa ating mga tao ang mapatalong o mapaalam sa mga bagay-bagay yung ito ba ay tama o mali. So, sa pamamagitan ng pamamaraang iyon, mas mapapadaling malaman natin ang katotohanan. At sa pamamagitan ng prinsipyong ito, mauunawaan natin na kung tunay na hindi tumitigil o humihinto ang pagkaanap ng tao sa katotohanan, hindi rin dapat itong ipagkait sa kanyang kapwa. Halimbawa na lamang ito sa pagsisinungaling. Isinungaling ka sa iyong kapwa. So, pag sa pagsisinungaling mo, parang nilihim o tinanggalan o pinagkaitan mo ng karapatan ang tao yun na malaman ang katotohanan. So, base nga dito, ang kapwa ang isa sa mga paraan upang mas mapadali ang paghahanap ng katotohanan sa pakikipaghalubilo sa kanila.